Kumusta po mga kapatid, mga tito at tita, mga pamangkin? Kumusta kayong lahat? Ang dalangin ko ay datnan tayo ng sandaling ito na may kapayapaan, katahimikan, kagalakan at mga pag-asa na siyang magbibigay sa atin ng lakas para lalong harapin ng may sigla, ng may katiyakan, ng may kagalakan ang mga darating pa mga oras at araw ng ating buhay. Marami mga tao ang tagal-tagal na sa religion, ang tagal-tagal na sa Bible study, ang tagal-tagal na sa church, ang tagal-tagal na nag-aaral, tinuturuan o nagtuturo. Pero ang tanong, meron ba tayong bunga ng Espiritu? Yung bunga ng lahat ng yan, kasi lahat ng pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat may bunga. So kung aral ka lang ng aral, kahit tagal-tagal na, pero wala yung kailangang bunga, edi sayang. At yan ang title ng pag-aaral natin ngayon, Sayang. Mark 4:1. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig, na natili naman ang mga tao sa dalampasigan. Imagine the eksena, very cinematic. Ang daming tao nasa pangpang, pagkatapos mayroong buhangin na dalampasigan o bato-bato, and then may tubig at malayo-layo doon sa patungo sa dagat, doon sa tubig, nandoon ang bangka. At doon sumakay si Jesus para magturo sa mga tao. So may orchestra pit, kung pag-uusapan natin ang tablado, the space between the performer and the audience, at mayroon pang sound conductor, yung tubig. Kasi ang tubig, magaling na sound conductor yan. Kaya marami mga simbahan na sa tabi ng ilog, yung kampana nila, pag kinalembang, papasok yung tunog, dadali ng ilog doon sa kaloob-looban ng lugar na yon, sa mga gubat, kaya nadidinig yung kampana. Kasi ang tubig ay conductor of sound. So ito yung eksena ni Jesus. Cinematic, may orchestra pit, at meron pang sound conductor. Not to mention na walang nakaharang sa kanya. Kasi between the people and him is empty space, yung tubig. Mark 4, 2-8. At sila'y tunuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya. Makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May mga binhi namang dalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing yon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibasa ay hindi ito masyadong nagugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. So tatlong failures na yan ang uri ng mga binhi. Hindi sila nakapamungang lahat. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago, at namunga ng marami. May tigta-tatlong po, tiga-anim na po, at tigi-isang daan. Mark 4:9. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. In other words, may mas malalim pang laman yan. Dapat arukin ang kwento, hindi lang yan pagtatanim ng binhi, hindi lang yan agriculture. Dapat sisirin ang lalim. Dapat hukayin. Mark 4:10-12. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya,
Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. So mayroong pagkakalooban at mayroong hindi na pagkakalooban. Bakit? Mamaya alamin natin. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila. So there are two types of hearers here according to Jesus. Like the two different kinds of seeds. Yung tatlo, failure. Yung ika-apat lamang, successful. Ganon din, there are two types of hearers. May successful at may failure sa pakikinig. Number one type, nakakaunawa ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Sila ay nagtatanong kasi. Nagbubukas ng mata, ng tainga, which means ng isip at ng puso. In other words, they are seekers. Nagbigay si Jesus ng kwento na parang anong kwenta ng kwento na yan? Parang anong saysay ng salaysay? Meron ba kahulugan? Yung iba, pagkarinig, nag-uwian na sila. Masabi, anong lesson? Mga buto-buto. So, uwian na. Pero yung mga hindi nakaunawa, na talagang gustong makaunawa, hinabul-habol si Jesus. Sinundan-sundan at tinanong, ano pong kahulugan ng malalim yung kwento? Kasi hindi namin maintindihan. These are the seekers. At sabi sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Yan yung type 1 ng nakikinig. Type 2, hindi nakauunawa ng hiwaga ng salita ng Diyos. Nakikinig pero walang naiintindihan. Umaatin ng church service pero walang nababaon na karunungan, walang nalalaman. Nagbabasa pero walang tumatanim sa kanyang isip at hindi siya nagkakaroon ng kaliwanagan. Kaya, sayang. Siya ay nasa labas. Talinghaga lang ang itinuturo sa kanila. Bakit? Kasi may mga tao na ayaw ng malalim, ayaw ng katotohanan. Matthew 7:6, do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Ang pinag-uusapan dito, karunungan. Ha? Katuruan mula sa Diyos. Huwag daw ibigay sa mga aso kung ano ang banal. Huwag ibigay sa mga baboy ang mga perlas. Siyempre, hindi naman ibig sabihin yung aso na animal at yung dog na animal ay mali o masama. Sa culture kasi ng mga Israelites, dirty sila eh, unclean. Yun lang ang tingin natin dyan, pero hindi natin sinasabing generally, yes, unclean ang dog at pig, ha? Hindi yan. Pero ang mahalaga, huwag mo daw ipagkatiwala, ibigay sa mga ayaw matuto yung malalalim na katuruan. Huwag mong ibigay sa mga madaling ma-offend yung mga katuruan na sensitive. Kasi, para silang mga aso, baka kagatin ka lang. Para silang mga baboy, ang gusto nila, kaning baboy, pag binigyan mo ng perlas, pagtatatapakan lang nila yan hanggang magkadurog-durog kasi hindi sila nakakakilala ng perlas, ang gusto lang nila kaning baboy. At maging sa mga katuroan ng Diyos, maging sa mga salita ng Diyos, sa mga malalali, malalawak na mga karunungan, may mga nag-aaral kunwari, pero na-o-offend pag nakakarinig ng hindi nila gustong marinig. Na-o-offend pag nakadinig ng turo na hindi tugma sa mga dati nang naunang namugad sa loob ng kanilang utak. Na-o-offend sila pagka merong mga taong pinapalaya mo, yung mga taong gustong ikulong at itali ng mga Pharisees. Na-o-offend sila pag nagtuturo ka ng kalayaan samantalang sanay silang sila'y bilanggo at nakagapos. Na-o-offend sila pag nagtuturo ka ng grasya at kabaitan ng Diyos kasi sanay sila sa kalupitan ng mga Pharisees and the law. Yan daw ang mga taong huwag mong bibigyan ng mga katuroan na perlas, huwag mong bibigyan ng mga katuroan sacred kasi kakagatin ka lang. Magagalit lang sila sa iyo, gagawa ka pa ng masakit. May mga hindi marapat
turuan, sabi ni Jesus. Hindi sila makakakita kahit tumingin. Hindi sila makakaunawa kahit na makinig. Sayang lang ang ituturo mo. Kung hindi sila ganito, kung bukas sana ang isip nila, kung malaki ang kanilang puso at hindi sila bigoted, hindi sila bias, nakapagbalik-loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila. Pero hindi sila makakarating sa ganung punto dahil sarado ang kanilang utak at sila ay mahilig kumagat sa nagtuturo sa kanila nang hindi nila matanggap-tanggap. May mga nakakarinig ng turo pero dahil hindi seeker, hindi open, ay hindi sila tumatanggap ng kaligtasan mula sa law, nananatili silang nakatali sa law. Hindi sila tumatanggap ng kaharian at paghahari ng Diyos. Ang naghahari sa kanila ay ang Pharisees. At hindi sila tumatanggap ng bunga ng katotohanan, kalayaan. Lagi silang gapos, nakatali, nakakulong, kasi nakasara ang kanilang utak. Hindi namumunga ng kaligtasan, ng kalayaan, kapayapaan at kapahingahan ang pag-aaral nila ng salita ng Diyos. Bagkus, sapagkat baluktot, lihis, liko ang kanilang isip. Imbes na kaligtasan, kapayapaan, kapahingahan ang kanilang masumpungan, sa pag-aaral nila pa ng Biblia, lalo silang nagkakaroon ng guilt, lalo silang natatali, lalo silang nababagabag, natatakot at napapagod. Yan ang negative effect ng pag-aaral ng salita ng Diyos kung sarado ang iyong utak at ayaw mong tumanggap ng katotohanan na hindi mo madaling naiintindihan agad. Dapat makarating sa ganitong punto ang nakikinig na siya ay lumaya, lumuwag ang dibdib, sumaya, mapanatag. Pero yan ba ang naaabot ng mga lahat ng nagba-Bible study, ng mga nakikinig ng mga sermon, o nagsisermon at nagtuturo? Hindi lahat nakakarating dyan. Maraming sayang. Hindi lahat ng pakikinig, pag-aaral, pag-church, pagiging religious, ay nakakaabot sa ganitong pamumunga ng rest and peace. Bakit? Bakit may mga taong sa kabila ng pakikinig, pag-aaral, pag-church, pagiging religious, ay hindi nakakaabot sa bunga ng Espiritu? Kasi ang utak nila pang Pharisee, pang teacher of the law, pang law. So hindi sila makakawala kahit kailan hanggang hindi sila lumalabas sa kulungang yon ng law. Mark 4:13, pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Yung talinghaga nga tungkol doon sa mga buto. Paano nyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga kung ito lang hindi nyo maunawaan? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. So mga tao yung nalaglag, ha? Hindi yung mga buto mismo. So, yung mga nalaglag na buto sa tabi ng daan, yun yung mga taong nakikinig. Pagkarinig nila, dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihahasik sa kanila. Maraming ganyan. Tinuruan mo ng tinuruan, wala pa isang iglap, nawala na sa utak nila, tinangin na ng Satanas. Well, kasi pinapatangay din nila, binibigay nila, hindi nila pinoprotect. Mark 4:16-17, ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap naman ng may galak. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa mga salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Pag may difficulty na, may hardship sa application, suko na, ayaw na. Pag kamera ng pagod, pag may commitment, ayaw na. So ganyan daw yung number 2 na type. Tumutubo, bigla, pero namamatay din, hindi rin nakakarating sa pamumunga. Mark 4:18-19. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi rin ito nakakapamunga. So,
Maraming squatter sa puso nila, maraming kaagaw ang salita ng Diyos. Mga desires, mga plans, mga kung ano-anong mga iniibig nila, nagiging sagabal. At yung pa nga ang sumasakal doon sa salita ng Diyos, ang nananalo, yung mga tinik. Yan daw ang type 3. Pwedeng isali and sing it in between these reasons kung bakit hindi nakakarating ang mga tao sa pamumunga. Katamaran, maghukay at sumisid. Katamarang magtanong at maghanap. Ayaw na ayaw mag-nosebleed. Gusto madali lang. So pagka ganyan lang ang gusto mo, hindi ka lalalim. Isa pang pwedeng isingit na reason, kakitiran at pagtitigas-tigasan ng ulo. Yung ayaw intindihin, yung pwede namang maintindihan, dahil lang ayaw niyang intindihin. Gusto niya, yakapin na lang niya yung dati niyang alam, ayaw niya magpalit ng kanyang iniisip. Pwede rin isingit yung pagtangging mag-isip at lumabas sa kahon. Yung, eto na yung nakamulatan ko, dito na ako mamamatay. Eto na yung naunang ideya na pumasok sa utak ko, hindi ko na ito papaalisin. Ito na yung unang turong na dinig ko noon, so hindi ko na ito papalitan. Pwede rin yung dahilan kaya hindi nakakarating sa pamumunga. O kaya, OA na loyalty sa tradition, sa doctrine ng mga naunang namugad sa utak nila. Ayaw na nila magpalit ng iniisip. Ayaw na nila makinig. Hindi rin makakarating yun sa pamumunga. Kasi kung yun namang nauna mong pinaniwalaan at inisip ay tama, kahit questionin mo yan ngayon, kahit subukan mong palitan, hindi pa rin yan mawawala kasi yan ang tama. Truth prevails. Hindi mo kailangang i-protect ang truth. In fact, yung truth na iniisip mong truth, dapat mong questionin. Dapat mong kalugin, yugyugin, para masubukan mo. Dahil yung totoong truth, mananatili yun. It needs no protection. Isa pang pwedeng isingit na dahilan kung ba't maraming taong basa ng Biblia, aral ng aral, atin ng church, pero hindi nakakarating sa point ng pamumunga, ng kapayapaan, katahimikan, pag-ibig, bias, sectarianism. Mas mahalaga sa kanya yung loyalty niya sa kanyang sekta, sa kanyang reliyon, kesa sa katotohanan ng Diyos, which is above and beyond sectarianism. Yan ang mga pwedeng isingit. Mark 4:20. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matamang lupa, yung kaisa-isang natagumpay na binhi. Sila mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tigta-30, may tiga-60, at may tigi-100. So yun daw yung nalagay sa matamang lupa. In other words, yung tao na masarap tamnan ang salita ng Diyos kasi tumatanggap, nag-iisip, nagku-question ang mga dating paniniwala, nagtatanggal kung napatunayan hindi ito ang mas pinakamaganda at pinapalitan niya ng mas maganda pa. At patuloy siya nag-grow, patuloy siya nagpapalit-palit ng kanyang paniniwala pagka nakakakita siya ng katwiran na dapat palitan yun. Hindi pinagpipilitang iyakapin yung nauna dahil lang nauna yun. Maging good soil. Maging good binhi para hindi ka lang pagkakatanim ay nawala na agad, dinagit na agad ng ibon. O kaya tumubo agad pero namatay din agad. O kaya tumubo pero sinakal ng mga ibang damong katabi. Dapat mamunga. Ang bunga dapat naabutin at marating ng nagtunay na nag-aaral ang salita ng Diyos. E kapayapaan, katahimikan ng loob, pagiging maibigin, at pagkatanggal ng mga takot sa buhay. Mostly, yung kabaligtaran niya na nangyayari pag nag-aaral ka ng sarado ang iyong utak at ang amo mo sa pag-aaral, Pharisees, ang interpretation mo pang-Pharisee, ang pang-apply mo pang-Pharisee. Kaya dumating si Jesus to set us free. Huwag overly loyal to a mindset, to a doctrine. Only a fool does not change his mind when given a wiser option. Truth needs no protection. God needs no protection. Wala dapat defender of faith. Kasi yung faith, kung totoo tama, laging yan ang magwawagi. Kasi kung sa Diyos yan, walang makakapigil yan. Open your mind. Even to the things that were not there at first. Even to the things that are opposite to what is there right now. Dapat open ang mind. The truth sets free. Truth bears fruits and grows and develops and changes in manifestation. Ang truth,
nag-morph yan. Nade-develop. Hindi lang yan kung ano yung simula, yun na lang lagi. Kasi yung capacity natin to understand, nade-develop. Yung capacity natin to see many things from different angles ay nag-grow. 1 Corinthians 13:9-11. Sabi ni Paul, our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. But when the perfect comes, the imperfect will pass away. Jesus is perfect. When Jesus comes, the imperfect will pass away. Imperfection will become perfect. Sabi pa ni Paul, when I was a child, and this is a child in faith, a child in thinking. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man in faith, mature in faith, I gave up childish ways. So dapat, meron din tayo na natanggap, na paniwalaan, niyakap nung childish pa ang faith natin, bata pa lang tayo, pero pag nagmamature tayo, willing tayo dapat i-give up ang mga yun dahil meron na tayong more mature point of view. Luke 2:52, kahit si Jesus nag-grow, and Jesus grew in wisdom and stature in favor with God and men. So Jesus developed intellectually, socially, and spiritually, and even physically. Yan yung balanced growth. Kung si Jesus nga nag-grow, hindi dapat din nag-grow din tayo at patuloy tayong mag-grow. Romans 12:2, how will you prevent all of the truths of God from being sayang para ito magbunga ng dapat niyang maging bunga? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So huwag daw makiayon sa takbo ng sanlibutan, sa takbo ng tradisyon, sa takbo ng mga nakasanayan, sa takbo na pinaiiral ng mga Pharisees na yan, kundi baguhin ang paraan ng pag-iisip. Sabi niya, magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng iyong pag-iisip. At subukin mo at subukan kung ano talaga ang katotohanan para makita mo at mapatunayan. Kasi pag sinusubok mo, masusubukan. At malalaman mo ang good, pleasing, and perfect will of God for you. And that is yung pangako ni Jesus. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you. My yoke is easy, my burden is light, and you will find rest for your souls. Dapat ang bunga ng pag-aaral ng Biblia, ng salita ng Diyos, kapayapaan, katahimikan ng loob, kawalan ng takot, pag-ibig, pagtanggap sa kapwa at sa sarili. Yun ba ang bunga ng mga pag-aaral natin? Dapat hindi sayang. God bless us all.